Hi guys, good morning. Kagigising ko lang. And I'm planning to have my relaxation sa aking bathtub. Lagi kitong ginagawa at least man lang once a week, or kung meron akong time, ginagawa ko itong probably mas maganda kung 2-3 times a week mong ginagawa. Minsan hindi din maganda kung dry yung skin nyo, tapos pagka ahon nyo sa bathtub ay hindi tayo maglalagay ng proper lotion or anything. So, bago natin gagawin yan, mag-relax tayo sa ating bathtub. Kailangan handa tayo, meron tayong support para sa skin natin, para hindi ma-dry ang ating skin. So, yun ang aking ginagawa. Kaya, laging may mga nagtatanong sa akin, paano ka ba mag-relax? Yan ang aking number one relaxation. Ang aking bathtub, talagang hindi mawawala yan sa buhay ko. Minsan, sabi ko kay Doc, may kalika tayong dalawa para mag-relax tayo sa loob ng bathroom, mag-listen to the music, mag-wine-wine ng konti. Alam nyo yun, yung parang chillax. So, gusto ko i-share sa inyo to. Since may lockdown, since hindi tayo pwedeng laging gala ng gala, meron tayong mga pwedeng gawin sa loob ng ating bahay na akala natin, minsan hindi natin iniisip na pwede pala. Or alam nyo, wala namang mali siya, wala namang masama. E di, kung walang bathtub sa bahay, maligo ng sabay kay Mister. Uy, masaya yun ah. Hihilutin niya yung hihilutin niya yung libag ko. At hihilutin ko din. Hihiludan ko din siya ng libag niya. Kayo ah. Sama ng mga iniisip, aminin. Pwede no? For a change, kasi masarap kaya maligo ng may kasama. Kukuskusin nyo yung likod nyo, mga binti nyo, yung hindi nyo ba naaabot. Tapos siya, ganun din, gagawin ko din sa kanya yan. Minsan ginagawa namin yan. Or, pareho kami nasa bathtub dalawa, at least man lang mga 1 hour. Ang sarap kaya mag-soak ng warm water sa bathtub. Hindi porke asawa na natin sila ay hihinto na tayo. Kailangan. Ano pa rin tayo? Alluring, yummy, ano pa? Kahit malusog na tayo. Mas maganda yung binibigyan natin sila ng time. Yung time na precious time na kayong dalawa lang. Parang me time together. Parang ganun. So, sinishare ko to sa inyo. Walang mali siya ha. Kasi, ganyan ang ginagawa namin. Lalo na pag day off namin dalawa. Pagka, yan, Sunday. Saturday night. Or Sunday night. Ayan, magbabathtub kaming dalawa. Tapos, dun sa bathroom, merong konting music. Tapos, merong mga, pwede kang maglagay ng konting candles. Pwede kang maglagay ng anything na parang pampagana. Parang ganun. Hindi gana sa masamang paraan ha. Yung bang parang uplifting, yung parang ganun. Yung iba nga, naglalagay pa ng mga petal of roses. Hindi naman kami nagaganon. Ano lang, nag-red wine, nagwa-white wine, or
minsan kung ayoko ng wine, kahit mga sparkling water. Sparkling water is okay. Pero mas maganda may konting ano, konting shot-shot tayo para nang sa ganoon ay maging exciting yung gabi natin na kasama siya. Kasi alam niyo, pag matagal na kayo magkasama, parang boring na. Tapos minsan parang nakakairita na, parang lagi niyong pinag-usapan bills, bayad ng kotse, bayad ng bahay, bayad na... Wow ha, nakaka-stress yun. Kailangan meron tayong time ibibigay sa ating mga papa, sa ating mga jowa, sa ating mga boyfriend, sa ating mga mahal sa buhay. Especially sa asawa, bigyan natin sila ng time. Yan. Isang magandang halimbawa itong sinishare ko sa inyo. Kasi pag sila lang aasahan mo, kalimitan, parang hindi na nila maiisip yun. Hihiga na lang mga TV, Netflix, ang boring. Kaya ako, naku, hinahanda ko yung toilet, yung bathroom. Tapos nalagay ako, no? Inihintay kong mag-warm yung tubig. Lalagyan ko ng mga bubble soap para may bubble bath. Tapos yan, pag nandun ako, tsaka ko siya tatawagin. Kasi, mainipin yun. So, ginagawa ko, nire-ready ko ng mabuti yan. Tapos, nag-shot-shot na kami ron. Tapos, ayun, hindi kailangan magkaroon kayo ng something doon. Pero yung intimacy, yung ginagawa nyo nung araw, exciting, di ba? Pero tapos, pag matagal na kayo magkasawa, hindi nyo na, marami kayong namimiss. Hindi nyo na nagagawa yun. Kaya ako, ginagawa ko pa rin yun as much as I can, na alam ko magugustuhan niya at mag-enjoy kaming dalawa. So, yun guys. Isang maganda yan. Tapos mag-red wine, red wine kayo. O kaya naman, pagkatapos nyo nun, jump on the bed, watch Netflix, and get some popcorn. Ayan! Edi, movie night na nyo yun. Mga intimate mga intimate na ginagawa natin nung araw sa ating nung boyfriend pa lang natin sila or bago pa lang tayo nagsasama, nakikisama sa kanila. Kasi pag tumatagal na yung panahon, nauubos na, nawawala na yung excitement, wala na yung thrill, ika nga. So, isip tayo ng mga bagay na pwede pa nating gawin para sa kanila nang hindi naman sila ma-board sa atin at magsawa. Hala, titingin sa iba. Sabi ko, pag tawingin ka sa iba, lago, putol. Putol. Putol ang buhok. Pero, takot yan. Ako, isang, sabi nga niya, makita ko pa lang yung mukha mo, takot na ako. Ayoko na, hindi na ako ulit. Hindi na talaga, sa tanda nating ito, no? Ilang taon na ba kami magkasama, Diyos ko? Di ba yung mga asawa natin, yung mga mister natin, para silang ano, yung pag matagal na, nawawala yung ano nila, yung sweetness nila, di ba? Tutulungan natin sila, paano maibalik yung init, paano maibalik yung excitement. Kasi it takes 2 to 10 go. Hindi pwedeng ang dami mong complain. Oh, dati sweet yan eh. Dati ganun yan. Ngayon masungit na. Ngayon ganito na siya. Wala lang time sa akin. Ganun. So, mag-isip ng mga paraan paano manumbalik ang kilig ni Mister sa inyo. Lantoy! De, serious na to talaga. Effective na effective. Masisya. Masisyahan siya. Magugustuhan niya. Because exciting yun eh. Yung ligo-ligo kayong dalawang ganun. Pag walang bathtub, it doesn't matter. Mag-shower kayo pareho. Kung wala din shower, edi punuin nyo yung timba. Buhusan nyo siya. Buhusan kanya.
okay pa rin yun. Hindi importante dito yung kailangan may bata, kailangan may ganun. Ang importante dito yung kayong dalawa, yung bonding nyo together, parang me time together. Ayan. At dapat walang eepa, walang makukulit, walang maiingay. Gawin nyo kung marami kayong anak. Buksan nyo yung Netflix, panoorin nyo sila. Bilin nyo sila ng mga pizza o popcorn. Ayan, mga anak, manood kayo dyan, ha? Dito muna kami ni Papa. Magre-relax din muna kami. So, wag tatawagin sila Mami and Papa. Dahil magre-relax-relax kami ngayon. Ganun! Sasabihan natin sila. Dahil kung hindi, alam nyo, katok ng katok ang mga yan at punta ng punta dun sa bathroom. Ang importante dito, yung ano eh, yung intimacy, yung me time together, pagka naputol yung, ano tawag doon? Naputol yung moment niyong dalawa, ang hirap ibalik eh. Mas maganda, pagplanuhan natin mabuti. At least sa loob lang ng bahay to, hindi kayo gagastos ng malaki. Tapos, ayun, pagka nakaligo na siya, handa mo yung toothbrush niya, lagyan mo ng toothpaste, mouthwash. Diba, ang sarap? Sarap mag-usap, mag-kiss, kasi fresh yung breath, mabango, malinis. Ay, ano pa? Diba, san ka pa? Sabi nga. So guys, mga simpleng advices lang to sa mga misis. Pero, I'm pretty sure, 100%, magugustuhan to ng ating mga mahal sa buhay. So guys, ayusin ko na. Magre-ready na ako. Kasi tatawa, magulas na. Ito na yung aming me time together. Pagkakataon ko na. At masolo ko siyang mabuti. Kasi lagi siya nasa trabaho. Ako ganun din. So ngayon, meron kaming me time together. So, pero hindi na namin kayo isasama doon sa loob. Bawal. Hindi pwede. Wow! Pero guys, kidding aside, subukan nyo ha. Because 100%, very, very fun and effective ito. Hindi lang para sa atin, para din sa kanya. Makikita nyo, mafe-feel nyo yung joy sa kanyang mukha, nakasmile siya, masaya siya. At huwag natin gagawin to once lang. Kailangan may kasunod. Parang masasanay siya ng masasanay. Meron kayong me time together. So guys, that's all for now. Dagdag ko na. And punta na kami doon sa loob. See you guys. And bye for now. Adios. Bye. Ligo na.